Naimbita akong maging ninong ng kapitbahay namin. Actually, 2 months pa lang kami magkakilala. Kalilipat ko lang kasi. Alam niya na single lang ako na nakabukod sa mga magulang ko. Porket nakakotse ako pag lumalabas ng gate. Ayun, akala super yaman na ako. Medyo may katabaan at medyo machika si Aling Dory. Di na ako nakatanggi. Parang sila na rin ang tagabantay ng bahay ko pag nasa office ako. Siyempre, bawal daw tumanggi sa pagnininong. Sabi ko nga, pwede bang ninang na lang ako? Ang pang-apat na anak daw niya ang magiging godchild ko. Dumating ako sa simbahan at yun nga, nakita ko yung 3 anak pa niya. Ang cute nila. Nandun din ang asawa ni Aling Dory, si Mang George. Guwardiya sa bangko sa Intramuros. Ganito ang mga type ko. Nakaputing polo at nakashades pa. Kinamayan pa ako pagdating ko. Nako, lalaking lalaki. Medyo nagtagal ko ang kamayan namin. Sana di nakahalata. Na matapos ang binyagan, ay nagpakain ng pansit si Aling Dory sa bahay nila. Inabutan ako ng coke ni Mang George. Nagka-chance naman ako na humawak sa kamay niya. Nangingiti lang si Mang George. Pagkatapos, tumabibigla sa akin. Kinumusta niya ako. Sabi ko, okay lang po. Pagpasensyahan ko na daw ang handa nila. Sabi ko naman, okay lang yun. Abala naman sa iba pang bisita si Aling Dory. Kaya di niya napansin na chinichika ko na ang asawa niya. Medyo tinapangan ko na ang loob ko. Hinawakan ko sa hita si Mang George. Kunyari, wala lang. Sabay tanong ko kung saan siya sa Intramuros nagtatrabaho. Sabi ko kasi, baka pwede ko siyang isabay minsan sa pag-uwi dahil malati lang naman ako. Hindi naman niya inalis ang kamay ko. Sabi niya, mga alas 9 daw nang out niya. Sinabi niya sa akin ang address niya. Sabi ko naman, bukas sumabay na lang siya sa akin. Aabangan ko siya sa may Jollibee. Nakakahiya daw ata. Sabi ko naman, okay lang. Okay na okay. Sa loob-loob ko. Pumayag naman siya. Sabi ko mga 9-10 nandun na ako. Total, alas 7 naman talaga ang labas ko. Nagpasalamat siya at saka nagpaalam, tumayo para tumulong kay Aling Dory. Kinabukasan, siyempre mega excited ako. Nandun na ako ng alas 9 pa lang. Nakita ko siyang papasok ng Jollibee. Naka-white shirt lang at yung blue na pants niya. Sabi ko, kumain muna kami. Nahiya siya, sabi, huwag na daw. Sabi ko, okay lang yun. Pagkatapos, nagkwentuhan kami hanggang napunta ang usapan namin sa Sabi ko sa kanya, mukhang malakas ang liit niya sa katawan. Nangiti lang si Mang George. Naglakas loob na ako. Tinanong ko nung kabataan niya kung wala ba siyang karanasan sa bading na tulad ko.
Sabi niya meron na daw. Nung high school siya, kaibigan niya rin. Sa may likod lang daw ng school nila ginawa. Pabiro kong sinabi na sana ako na lang yon. Nakangiti lang siya. Biglang sabi na pwede pa naman daw. Nanlambot ako sa sinabi niya. Ang sabi ko, huwag niya akong bibiruin at baka tutuhanin ko. Inaya ko na siya sa kotse. Pagpasok niya sa kotse, ay naglakas loob na ako na ilagay sa hita niya ang kamay ko, sabay tanong kung okay lang ba sa kanya at kung okay lang na magmo-motel kami. Okay lang daw. Halos liparin ko ang Rizal Avenue papunta sa motel ng Potrero. Pinark ko ang kotse at nagbayad agad sa motel. Nauna ako sa kwarto at sumunod si Mang George. Pagkapasok niya ay isinara ko na kaagad ang pintuan at inilak. Hindi ako makapaniwalang kasama ko sa kwarto ang asawa ni Aling Dory. Napayakap ako agad sa bewang niya mula sa likod. Di naman niya inalis at tinanong niya kung magsishower pa daw siya. Sabi ko, huwag na. Di ko na mapigilan ang sarili ko at dinakap ko na agad siya. Pinaghanap ko ang batok niya, pati ang tenga. Magtanggal daw muna siya ng sapatos. Pinahaga ko siya at tinanggalan ng sapatos. Nang naalis ko na ang sapatos, ay pumunta na ako agad sa kanya. Nang matapos kami, ay nakatingin sa akin si Mang George na maligayang maligaya. Pumaitaas akong muli at hinalikan siya. Ang galing mo. Ang tanging nasabi nito. Maya-maya pa'y nakapikit na si Mang George at nakatulog akong nakayakap sa kanya. Feel na feel ko na ako ang asawa niya sa gabing yun. Bago maghating gabi, ay nakaramdam ulit ako ng init at malaya siyang nagpaubaya sa akin. Bago ko tinuloy yon, ay kinuha ko ang cellphone ko at sinabihan ko siyang tumawag sa bahay nila. Sinabi kong tawagan na lang niya si Manang Dory at sabihin straight muna siya sa trabaho. Tuwang-tuwa naman ako at pumayag siya. Hahanap-hanapin daw niya pihado ang pagpapaligaya na ginawa ko sa kanya mula sa araw na yon. Sinabi kong okay lang naman yon. Dahil kung kailan niya gusto ay libre ako. Napangiti siya. Pagkatapos ay umailalim na kami sa shower at nagbanlaw. Niyakap ko siya na parang tatay ko. At sinubukan muling halikan ang masarap na kumpare kong gwardya. Gumanti naman ito ng halik na di ko malilimutan.